ito naman ang gagamitin ko para sa ating part 3 na laing sariwa naman. Sariwa. Siguro mga 30 naka-t-shirt lang ako. Yung labahita na ilalagay ko mamaya sa part 3 na laing natin, ito dito ko rin binili. Yung binilhan ko nung isang araw, ito dito rin, ito. Masarap yung labahita nila. Ito. Ito mga kakusina oh. Ngayon namang araw na to. Bibili naman ako ng ano, yung panglagay naman sa ating part 3 na laing. Talaga mahilig tayo sa laing ah. Gugutumin ko na naman kayo mamaya. This time, pinapa-chop ko naman yung ano, yung pata. Pata chop. Ito, pakita ko sa inyo ah. Nandito pa rin ako sa Shopwise. Ito. Pata chop. Ayan oh. Kumuha na ako ng 1 kilo para mas malasa, para mas masarap. Ayan, oh. Ayun, sinachop niya. Ayan. Oh, mamaya magluluto na naman tayo. Part 3 na 'to ng laing natin. Oh, ito yung nagchop ng ating pata chop si Chris. Nung isang araw si Walter naman, ito si Chris naman. Oh, Chris, say hello. Hello, ma. Oh, ayan, oh. Sige, thank you Chris ha. Sige, sir. Okay. Hello mga kakusina, mga kapapi, mga kalakwatsa at kung ano-ano pa. Ngayon naman, itong ating laing part 3, ang gagamitin naman natin ay sariwang dahon ng gabi. Sariwa pero na air dry na ito. Oh, medyo tuyo-tuyo na. Hindi direct sunlight. Ayan, oh. Ayan. Kaya mabango, mabango. Doon sa mga nagtatanong sa akin kung paano matatanggal yung kate, kailangan nga po i-air dry kasi baka naman ang ginagawa nung iba, direkta pagka-harvest nung dahon, direktang luto. Baka nga po, ano yun, baka nga po medyo makati. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakapagluluto ng laing na makati eh, kahit ang ginagamit ko ay sariwa. Basta ma-air dry, ito. Air dry lang ng mga 1 oras, hanggang 3 oras, ayan. Kasi pagka na-air dry, lalong bumabango yung dahon eh. Ayan. Tapos hugasan po natin ito mga 2 hanggang 3 beses. Tulad nung ginawa din natin doon sa dried gabi leaves. Ito na, hugasan na natin itong ating dahon ng gabi. Mga 2 hanggang 3 beses. Ayan. Halu-haluin lang natin. Ayan. Hup, tumapon. Pumagsak. Mahiyain po po ang aking apo. Ayaw pa niya. Ayaw pa niya magsalita. Di katulad nung kuya niya. So, ito na po yung ating Ricardo. Nagayat ko na. So, ito na yung bawang. Ito na yung sibuyas. Ating luya. Ayan, 2 klase ang ating pampa... Ano pong tawag yan? Sa sili? Pampa... Anong ginagawa ng sili, Yumi? Pampa ano? Pang ano? Nagme-mental block na naman si Lolo. Ano? Pampa? Ha? Nakalimutan ko. Oh. Tapos ayan, meron tayong labahita. Ayan, sinabi ko na tama. Labahita. At syempre, yung dagdag natin yung bay leaves. Yung dahon ng laurel. Ayan. Okay. So, lulutuin na natin ito. Ito naman ang ihahalo natin sa ating part 3 na laing. Ang ating laing ngayon ay yun nga yung sariwang dahon ng gabi. Ngayon naman ang binili ko, yung binili ko kanina sa Shopwise, yung nakita nyo, pinakat ko yung ano, yung pata chop, ayan oh. Oh, ayan. Ibang-iba naman ang sahog nito. Oh. Pero meron pa rin tayong labahita. Ayan. Palalambutin natin. Yang broth na yan, yung sabaw, yan din ang pansasabaw natin kasi masarap yan. At saka sariwa itong pata, sariwa. Mabango. Pero nilagyan ko pa rin ng konting, ano, konting luya. At saka konting asin, pampalasa. Ayan. Mm. Ayan.
ginigisan na natin yung chopped na pata. Alam nyo, may konti akong sikreto dito. Kasi di po ba nagluto ako ng lechong kawali. Yung mantika na ginamit natin para dun sa lechong kawali, yun na rin ang ginamit ko dito. Naku, para napakalasa. Sobrang sarap yung lasa nito. Ito, tinanggal ko na yung mga dahon ng laurel. Ngayon naman, sabay-sabay na nating ilagay itong lahat ng Ricardo. Sabay-sabay na. Ayan. Ayan. Tapos gigisa natin yan. Maya-maya pa natin ilalagay yung ano, pagka nailagay na yung labahita. Pag nailagay na natin yung gata, susunod kasi dito gata. Dahil yung dahon ng gabi, malambot yun eh. Hindi katulad nung ating dried na uuna kesa sa gata. Ito, huli yung dahon ng gabi kasi malambot. Kung hindi, madudurog naman masyado yun. Yan. Gisa muna natin ito. Ito, pag kumukulo na yung gata, pwede na nating ilagay ang ating bagoong na alamang. Yan. Para lumasa na. Mas haluin natin. So pagkagisa ng ating mga Ricardo, lalagay natin, ayan, inilagay ko na yung ano, yung gata ng nyug. Marami to, marami na to talagang nilagay ko. Maya-maya pagkulo niyan, yung parang papaluto na, tsaka ko lang ilalagay yung dahon ng gabi. Sabi ko nga malambot, kaya madaling lumambot ito, hindi katulad ng ating tuyong dahon, yung dried na gabi leaves natin. Yan, nilagyan ko na rin ito ng konting paminta, konting patis, at yung hindi mawawala sa lahat ng luto ko, konting asukal. Yan, bayaan natin kumulo. Pag kulo niyan, pwede na nating ilagay yung dahon. At kasabay na siguro nating ilagay or a little later yung labahita. Ito yung labahita. Yan. Ito, kulong-kulo na yung ating gata. Pwede na nating ilagay ang ating sariwang dahon ng gabi. So, yan. Tunti na nating ilagay. Madaling ano to. Madaling lumambot. Yan. Madali lang yan lumambot. Yan. So, ito. Nailagay na natin lahat ang dahon ng gabi. At this point, pwede na nating ilagay kahit sa ibabaw lang muna ang ating labahita. Ayan. Oh, ayan. Tapos takpan lang natin para hindi madurog yung labahita. Ayan. Para may manguya naman pagka kumakain. Ayan. So, pwede natin takpan. Ayan. May konting ano. Para sumigaw ng konti. Ito na ngayon ang ating finished product. Ang ating laing na ginamitan ng sariwang dahon ng gabi na air dry natin ng ilang oras. So ito, bali nilagyan natin ito. Ang daming karne nito. Isang kilo, eksaktong isang kilong pata chop. Pina-chop ko naman ng maliliit na angkop para dito sa ating laing. Ayan. At nilagyan uli natin ito ng labahita. Medyo marami-rami. So, napakasarap. Magugutom na naman kayo ngayon. Pasensya na kayo. Lagi ko po kayong ginugutom. Kainan na. All aboard. Yummy!